guys, welcome back to my channel, Salonica's Farm. So for today's video mga ka-farmers, ipakita ko sa inyo itong nabili kong tractor. So ayan, dumating na yung tractor na in-order ko sa Manila. Halos 1 month din yung tinagal bago ito dumating. Bumili ako ng Kubota L2201DT, dual transmission ito. So kung makita nyo, ayun, nag-aararo na. Maliit na tractor lang ito at ipapakita ko sa inyo ang itsura niya. Saka i-review ko na rin kung paano ito mag-araro. Bumili na talaga ako mga ka-farmers ng sarili kong tractor kasi mahirap talaga rumenta dahil yung rentahan dito sa Bohol, 1,500 per hour ang renta ng tractor. So medyo pricey siya, tapos hindi pa na-tractor ng maayos, basta mabungkal na lang. Kung kasama na kasi yung driver kapag nagrenta ko ng tractor dito sa Bohol. So naisipan ko na bumili na lang ng sarili kong tractor dahil may naipon naman ako na konting pera. Dahil investment din ito sa farm ko at magagamit ko ito sa lahat ng lupa na gusto kong mataniman ng mais, balinghoy, kamote or kahit ano na pwede natin itanim. Kahit sa palayan, pwede itong gamitin dahil may cultivator itong kasama. At pangalawa mga ka-farmers, pwede ko rin itong maiparenta kung may gusto na magpaararo. So yan, ipaparent natin ito. Meron naman din akong kasamang tao na pwedeng maging driver pag may nag-rent sa ating tractor. Mga ka-farmers, nagnarienda muna yung taon nag-aararo dito. So, try muna natin mag-araro. Ako muna ang sasakay dito. Para if ever wala tayong driver, pwede ako ang mag-araro sa mga lupa na dapat natin i-araro. Okay yung pag-try natin ng tractor na ito. Sabihin ko lang sa inyo yung mga details sa pagbili ko nito. Nabili ko itong Kubota L2201DT dual transmission na ito sa Manila sa Equipbex Trading Corporation. So ilagay ko na lang sa video description yung link nila sa Facebook kung saan ko ito nabili. Ang halaga nito mga ka-farmers is 230,000 pesos. Inclusion niya, may kasama na siyang cultivator yung umiikot. Pero kung makita nyo mga ka-farmers, ito, itong disc flow, binili ko ito additional kasi kailangan itong ganitong disc flow. Binabili ko ito ng 30,000 pesos. So overall mga ka-farmers, halos nabili ko siya ng 260,000 pesos itong ating tractor. Dahil kailangan na natin ng tractor sa farm, nag-invest na talaga ako sa makina na ito para mapadala yung mga trabaho natin sa pagbubukid. Ano pa?
Eto mga ka-farmers, kain tayo. Eto yung dala naming pagkain dito. May kanin kami, saka may ulam. Ayan, eto yung tanghalian namin dito. Kasama ko yung mga nag-aararo dito na tao. So, nagutom na kasi kanina pa kami dito umaga. So, kain muna tayo mga ka-farmers. Eto, ulam ko baboy. Farmers, so nakita nyo medyo luminis na yung ating tataniman ng mais dito. So ayan, napakainit. Ang hirap pag-araro mga ka-farmers, kaya saludo ko sa mga nagda-drive ng tractor dyan, sa mga nagpaparenta tas driver ng tractor. So sobra kong saludo, napakainit po at napakahirap po mag-tractor. So ayan, halos 1 hectare to mga ka-farmers ito. Meron pa dun sa kabila, hindi iaararo pa uli natin yun mga ka-farmers. Abangan nyo yung pagtatanim natin ng mais dito. Meron din akong nabili na equipment sa pagtatanim ng mais. Kung paano tayo mapapadali sa kung paano natin mapapadali ang pagtatanim ng mga binhi ng mais. Saka yung alay na alay siya, yung hindi na siya, pati yung distansya ng binhi niya mga ka-farmers, meron tayong binili na equipment. So, ipapakita ko sa inyo yan next video after nitong video na ito. Salamat sa mga nanood ng video na ito mga ka-farmers. Hope you enjoyed this vlog. Napakahirap po mag-tractor. Ang hirap So, yan. Kung makita nyo, nagsakay ako ng tractor kanina. So, maghapon na kami mga ka-farmers dito. Nililinis namin yung area para mas maganda talaga yung tubo ng mais natin dito. Thank you for watching mga ka-farmers. Have a good day.